Yo mga trops, no? Kumusta? Kumusta kayo dyan? So, yun mga trops, maraming salamat sa patuloy na suporta sa channel ko, no? At small YouTuber lang ako, no, mga trops. Nandyan yung suporta nyo, no? Maraming salamat, very appreciated. So, yun, yung topic natin ngayon is about homesick, no? Mga trops, so, isang word lang siya, no? Homesick, so one word, pero bilang isang OFW tulad ko, no, masakit sa amin yun, grabe. Yo mga trops, no, kumusta? Kumusta kayo dyan? So, yun mga trops, maraming salamat sa patuloy na suporta sa channel ko, no? At small YouTuber lang ako, no, mga trops. Nandyan yung suporta nyo, no? Maraming salamat, very appreciated. So, yun, yung topic natin ngayon is about homesick, no? Mga trops, so, isang word lang siya, no? Homesick, so, one word, pero bilang isang OFW tulad ko, no, masakit sa amin yun, grabe. Kung isipin, no, malupit ang nararamdaman namin pag narinig namin yung homesick. No, nakakalungkot kasi yan yung word na ayaw na ayaw namin marinig. So alam nyo ba, no, mga trops, nung pumunta ako dito sa Saudi, so dala ko yung sarili ko. Pinaka ko rin sa sarili ko na sana makayanan ko yung mga problema, pagkakamis sa pamilya, no, na may iwan ko dito sa Pilipinas, no, mga trops. So yun mga trops, yung una kong naisip bago ako mag-Saudi, yung may iwan ko sa Pilipinas, yung pamilya ko, yung anak ko, no, yung papa ko, mga kapatid ko. So nandun lahat, no, mga trop. So napakalungkot kung isipin. So kaya nung umalis ako galing Pilipinas, nandun yung kalungkutan, nandun yung alam mo yung nararamdaman mo na sobrang sakit kasi 2 years mo silang hindi makikita. Sa mga mata mo, no? Hindi mo silang mararamdaman na, mga trops, napakahirap ng ganung sitwasyon. So yun, nung umalis ako 2016 sa Pilipinas, grabe yung lungkot na naramdaman kung dumating ako dito sa Pilipinas, sa Saudi, mga trop. So grabe yung lungkot na naramdaman ko kasi first time ko dito sa Saudi, no? So ito yung first time na bansa na napuntahan ko. So naranasan ko yung, alam mo yun, no, mga tropa, kung umiyak kasi namimiss mo yung pamilya mo, no, mga trops. Yung pamilya kasi yun yung pinaghuhugutan natin, eh. So ng ibang bansa tayo para matulungan natin yung family natin sa Pilipinas, no, mga trops, tama ba ako dun? So yun, grabe, no, mga trops, yung homesick mararamdaman mo lang, no, after 5 months, 3 months, ganun. 3 months naramdaman ko yung homesick. So nandun yung first time, unang taon, no, ng New Year. So grabe, no, yung family ko sa Pilipinas, dati nakakasama ko sila. Yung nandito na ako, hindi ko sila makasama, lalo na pag uh,
iniisip mo yung anak mo, no? Nakakalungkot yung mga ate mo, kuya mo. Dati nakakasama mo sila, di ba? Nakakasama mo sila lalo na pag New Year, yan, Christmas. Yun yung kasing gathering ng family. Tigit pa sa lahat yung hindi mo rin makakalimutan yung birthday ng anak mo. No, nakakadapat. Dapat kasama mo yung anak mo sa birthday niya. So, nakakalungkot yun. Wala yung anak ko. Pinakamanong anak. Na wala ako sa kanya, sa tabi niya. Years mahigit. Tapos nung umuwi ako, wala na siya. Ang sakit, sakit ng feeling na ganun, no? So, nilasa ko na lang yung loob ko. So yun, grabe, napakahirap ko na ang homesick. So yun yung mga traps, grabe. Alam mo yung feeling na ikaw lahat ng kikilos, paglalaba, lahat, gamot ng sarili mo, ikaw. So, no, bago tayo mag-ibang bansa, no, mga apwa ko, ano dyan, na gustong mag-abroad. So, dapat isip nyo na kaya nyo, mga traps, kaya nyo. Hindi yung mag-ibang bansa lang dahil gusto mo kumita ng pera. Hindi, dapat ganun. Dapat isipin nyo yung mga mararamdaman nyo pag nandito kayo, no? Yung pamilya, yung anak mo, asawa mo, no? Mga kapatid mo, hindi mo sila makakasama. So yun mga troops, yun lang ma-share ko, no? Maraming salamat. Sorry, pasensya, napaya ako kasi talagang malungkot talaga. Sobrang lungkot. Tingi-tingi lang marami sa mga nanood.